naman natin ang kwento ng kabayanihan ng isang sundalo na sinagip ang kanyang kasamahan kapalit ang kanyang buhay. Narito ang report ni Grace Cassin. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ni Annie. Siya ang naulilang asawa ni Captain Romel Sandoval, ang commander ng 11th Scout Ranger Company. Mahirap mang balikan, ibinahagi ni Annie ang kwento sa mga huling sandali ng kanyang asawa habang inililigtas nito ang isa sa kanyang mga kasamahan sa gitna ng pagkikipaglaban nila sa mga teroristang grupong Maute sa Marawi City. September 10, Day 111 ng gera, habang nasa isang kritikal na misyon ang grupo ng mga Scout Ranger. Sa kagustuhan ni Captain Sandoval na mailigtas, ang kanilang team leader na si Corporal Jason Mante na noon ay nasa kritikal na kondisyon, pinilit nitong makalapit sa sugatang kasamahan. Subalit bago pa man niya madala si Mante sa isang ligtas na lugar, ay tinamaan siya ng bala ng mga kalaban. Sa kwento ng ilan sa kanyang mga kasamahan na tumangging pangalanan, sa kabila ng mga tama ng bala ni Captain Sandoval sa katawan, nagawa pa nitong gumapang papunta kay Mante para takpan ng sarili niyang katawan ang sugatang kasamahan. Ito rin ang kwento ni Mante kay Annie nang magkita sila pagkatapos ng insidente. So my husband daw plan to pull him up dun sa stairs kung nasaan yung mga kasama. Yung mga kasama, delikado pa rin. So but maybe naisip niya na baka may chance na doon mas may support siya, baka mahila ng mabilis. Hinila niya ako papunta dun sa stairs, even if nga sobrang risky. Masakit man para kay Annie, naniniwala itong hindi na sayang ang pagbubuhis ng buhay ng kanyang asawa dahil mabuting tao ang iniligtas ni Captain Sandoval. He also saved all his team members kasi nagpaiwan siya eh. He saved 3 or 4 of his team members, at least 3 to 4. Mauna na kayo, ako na dito. I think he is also deserving of the award or all the awards that he should be given kasi before my husband saved him, he saved others. Biglaan man ang pagkawala ng mahal niyang asawa, ipinagmamalaki ni Annie ang kabayanihang ginawa nito para sa bayan. I think ako yung pinaka-proud talaga. I'm very proud of him for what he did. Although it's bittersweet because what he did was a heroic act for others. But the effect on me, of course, is the opposite. Isa sa alaalang mayroon si Annie ay ang huling pag-uusap nila ng asawa bago mangyari ang insidente. You know, the last real conversation I had with him, we were both happy. Sa huli, ito ang ipinagmamalaki ni Annie. I knew how much my husband loved his troops. We're very protective of his troops. Hindi niya pinagmamayabang, pero sa mga tropa din niya ko nalaman how great a leader he was. Nang dumating ang mga labi ni Captain Sandoval, si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang sumalubong para magbigay sa kanya ng pagkilala sa kabayanihang ginawa nito sa bansa. Ilan lamang ito sa kwento ng mga sundalong hindi na nagawang makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi man natin narinig ang lahat ng kanilang kwento, saludo tayo sa tapang, galing at sakripisyo na kanilang ipinakita. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, nagpupugay sa mga bayani ng Marawi.